Sa isang barangay sa Davao, nakilala namin si Mylene, di niya tunay na pangalan. Ayon sa kanya, meron siyang mga nakikitang nilalang na hindi raw nakikita ng iba. Yung elementals talaga, palagi kong nakikita since bata pa ako. Actually, yung mga shadow persons po. Anong ibig sabihin niyo pong shadow persons? Yun yung mga parang anino na nakikita mo just anywhere. Minsan sa peripheral vision ko, minsan din nakakasalubong, minsan din nakikita ko sa malayo. Tuwing sumasapit ang dilim, madalas daw nakikita ni Mylene ang mga aninong nagpaparamdam sa kanya. Usually, yung mga shadow people, yung nandito sa paligid namin is 4 feet lang yung height. Though hindi naman nananakit, hindi naman sila nang iistorbo, ganun. Palagi lang nakatingin. May mga pagkakataon din daw na lumalapit talaga ito sa kanya. Parang whisper na hindi mo maintindihan. Tapos parang lang may hangin na dumadaan sa may tenga mo, tapos may magwi-whisper. Tapos wala ka naman kasama, parang ganun yung feeling. Pero dahil sa takot, hindi raw niya kinakausap ang mga anino na kanyang nakikita. Pinili ko na lang ayokong kausapin kasi yung sabi ng mga matatanda, kapag napi-feel nila na napapansin mo sila, magmamanifest daw yun. So, wag na lang pansinin. Although, nandyan lang siya sa paligid. Kasi minsan talagang hindi ko pinapatapos yung kwento niya kasi naninindig na yung balahibo ko. Ayoko kasi makarinig. Nasanay ka na ba sa kanila? Or natatakot ka pa rin? Ngayon, 40 na ako. So, nasanay na rin. Anyway, kahit anong gawin mo, nas nauna pa sila sa atin dito sa mundo. So, matuto na lang mag-coexist. Hindi ko po nakita yung sinasabi niyang shadow person. Pero during my house visit, may gri kasi sa likod. Kaya daanan siya ang lugar nila ng mga elemento. Not full open ang kanyang sixth sense. Kasi shadow person naman ang makikita niya. At saka gumana yung EMF meter na. Electromagnetic frequency meter. At it detects electromagnetic frequency. Ang malalaman mo sa isang lugar if may anomalies. Ayon sa isang pari na aming nakausap, ang mga shadow person daw na nakikita ng mga taong may bukas na third eye ay hindi raw kaluluwa ng mga yumao, kundi espiritu raw ng mga demonyo. Yung tinatawag na shadows person, ito yung mga fallen angels. Kinikilala natin yan. Pero hindi lahat nakakakita niyan. Lahat naman tayo may pagka-psychic. Kaya lang, hindi yan bukas. Ang danger niyan, pag nagiging psychic ka, you're endangering yourself to the attacks of the devil. You have the Filipino folk religion that is rooted on spirituality na meron tayong mga kaluluha or may mga spirits na nagpapatakbo ng mundo, and then pumasok yung Catholic doctrine yung. So nagkaroon ng combination and thus nag-evolve siya into what you are calling now shadow people. May connotation siya na hindi sila 100% na mabuting mga nilalang kasi nandun yung concept of darkness. Kaya siya kinatatakutan ng mga tao. Ayon kay Mylene, bukod sa mga shadow persons na nakikita raw niya, meron din daw siyang tinatawag na devil's tongue, kung saan ang mga bagay na masasama na sinasabi niya sa isang tao ay minsan daw nangyayari talaga o nagkakatotoo. Tulad na lamang ng nangyari sa kanyang dating kinakasama. Sabi ko, dahil sa galit ko, sana hindi ka makalakad, mamagay ang paa mo, manigas ka. Sabi ko ganyan. Tapos later, tumawag na ako, sabi, nagalit siya. Kasi parang ginawa ko daw yung sinabi ko. Marami raw beses na nangyari ito kay Mylene noon. Yung sa Bisaya pa, is yung la o dila, parang poisonous yung dila daw. Kung anong sabihin mo na harmful sa kapwa mo, mangyayari. At may time frame pa talaga. Ayon sa librong may titulong A Dictionary of Cebuano Visayan na tinipon ni John Wolfe mula sa Cornell University sa New York, ang lala ay may kahulugan na for bites to be poisonous, at ang lalaug ba-ba o lalaug dila ay isang tao na may katangian na anumang masama na kanyang sabihin ay magkakatotoo raw. Ang mga taong ito raw ay karaniwang may birthmark sa dila.
may mga instance kasi, sinasabi nilang may ganun, may mga mark sa dulo ng dila. I can see the black pigmentations dun sa dila niya. It would be also important sana kung mahawakan ko yung dila niya to see kung merong matitigas na part o kaya merong parts na rough, yung smoothness, kasi that will also give us an idea kung ano to. No? But if it's only pigmentation, then it may be just hyperpigmentation of the tongue. It may not be necessarily abnormal. It's easier for us to comprehend na kaya na nangyayari mga bagay, may reasoning behind it. So with the devil's tongue, it's no different except the fact that it's attributed to someone that foretold na mangyayari to. So kaya may nangyayaring misfortune that doesn't really make sense because someone is to blame for it. Yung devil's tongue, ang translation ko dyan, sinusumpa ko kayo, hindi kayo giginhawa. Curses. Yung parang sinusumpa ka, kine-curse ka, totoo rin yan. Kasi diabolical din yan. Kaya naapektuhan tayo niyan. Yun nga ang iniisip ko. Kaya nga hanggang maaari, hindi ko na iniisip nga yung galit ko. Ayokong magbitaw ng salita kasi baka magkakatotoo. Ang mga anino ng nakaraan ni Mylene hanggang ngayon ay maliwanag pa rin sa kanyang alaala. Since bata pa ako, binubuli na ako ng mga classmates. Parang malaking trauma na sa akin na pipiliin ko na lang yung mga gustuhin ko maging friends. Sabi ko nga sa papa ko, sabi ko pa, I need help. Sabi niya, parang ayun niya pag-usapan. Sabi niya, kapag hanap tayo ng child psychologist, ibig sabihin, masira ulo sa pamilya natin. Walang sira ulo sa pamilya natin, sabi niya. Ang nagiging outlet ko is alcohol. At 16, lalo na akong alcoholic. Pagtuntong ng 17 anyos, dito na siya nagsimulang gumala-gala. Kaya naman, sinubukan na siyang kausapin ng kanyang ama kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi ko, di ko na alam kung normal ba ako. Kasi bakit parang galit lahat sa akin yung ibang tao. Hindi naman nila ako kilala. Yun na, hanggang gumraduate ako ng high school, mag-apply ako ng trabaho, may anxiety pa din. Para mas maintindihan ang kanyang pinagdaraanan, minabuti naming ipakonsulta si Mylene sa isang psychologist. Ngayong 40 ka na, meron pa bang pagkakataon na sila pa rin yung nakikita mo or iba naman? Kapag medyo relax yung utak ko na wala akong ibang iniisip, dun ko sila napapansin. Ayon kay Dr. Garcia, si Mylene ay mayroong extrasensory perception o ESP. Our mind goes beyond what we know. What we can sense. Kung talagang i-entertainin mo yun, makakagawa ka ng paraan na madidinig mo talaga clearly yung mga mensahe na ibig iparating ng mga ito. Or maaaring yung mga nakikita niya ay mga elemental. Ayaw lang niya na i-develop pa. Ayon naman sa isang psychiatrist, ang karanasang kagaya ng kay Mylene ay posibleng dulot raw ng imbalance sa brain chemicals ng isang tao. Sa psychiatry, it's more of chemical imbalances, particularly dopamine, that can cause experiences na parang ESP pero actually hallucinations. Lahat tayo ay may dopamine. Kapag na-imbalance yun, either kulang ang dopamine or parang hindi nagpo-flow ng mabuti from one neuron to the other, doon sila nakakakita ng mga imahe katulad ng shadow persons. And doon rin sila nakakaramdam ng tactile or kinesthetic hallucinations, yung parang may nararamdaman. Ano-ano nga ba ang mga bagay na maaaring maging trigger ng chemical imbalance sa utak ng isang tao? Emotional trauma, pwede rin mental, emotional, or physical stress. Merong genetic predisposition, so namamana siya. Para kay Mylene, mas maganda sana ang naidulot sa kanya kung noon pa man ay nakatanggap na siya ng tulong mula sa mga eksperto. Siguro for the better. Kasi as early na kikita nila kung anong root problem, mabibigyan siguro ng suggestion ng psychologist yung parents ko na itong gawin. Ang taong humihingi ng tulong para sa mental health ay hindi mahina, kundi malakas ang loob. Dahil alam niya kung kailan hihingi ng tulong at hindi niya dinedelay yung paggaling niya. Para ang isang tao ay talagang maka-adjust ang kanyang kaisipan, ang primary support group, and that is pamilya. Kung si Mylene daw ang tatanungin, naging parte na ng kanyang buhay ang mga anino na kanyang nakikita. Kapag nandyan kasi sila, parang feel ko hindi ako mag-isa. Madaling maghusga sa isang bagay na mahirap maipaliwanag. Huwag kang makakalimot sa Diyos, patuloy kang manalangin.
huwag kang mag-i-involve sa occultism. Ingatan mo rin huwag basta bubuksan yung third eye mo, yung psychic. You should only open that for a purpose, and that is a religious purpose. Matuto tayong buksan ang ating mga tenga sa mga taong nangangailangan ng suporta. At mag-ingat sa mga salitang binibitawan natin tungkol sa ating kapwa. Maaari kasi itong maging talim ng armas ng di natin sinasadya. Ako po si Cara David, kasama sa iisang brigada.